Patay ang isang grade 5 student sa Antipolo City ilang araw matapos siyang sampalin di umano ng kanyang teacher. Patong-patong na kaso posibleng kakarapin ng guro. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Inumpirma ng Antipolo City Police na inihahanda na nila ang kasong homicide at child abuse laban sa gurong nanampal umano ng estudyante dahilan para masawi ito. Inihintay na lamang nila ang resulta ng medico-legal at autopsy sa katawan ng biktima. Hihintay na rin din po namin yung autopsy report para amin pong iaatat sa pagsasampa po ng demanda. Batay sa kanilang investigasyon, nangyari insidente noong pang September 21. Tatlong araw pang nakapasok sa paaralan ang biktima na si Francis J. Gumikib, 14 na taong gulang, grade 5 student ng Peña Francia Elementary School ng Mayamot, Antipolo City. Pero dahil nakaranas ng pagkabingi, sakit ng ulo, pagkawala ng balanse at pagsusuka, kaya isinugol ito sa ospital at nakomatose na. Nitong Lunes, binawian ng buhay ang estudyante. Ang itinuturing suspect, ang Filipino teacher ng biktima. Ang sabi po ng teacher, hindi naman daw po niya sinampal o tinampal. Pero yung action na ginawa niya kanina nung idinemo niya is ginanon lang daw niya yung bata. Pero sabi ng pulis, taliwas ito sa kwento ng dalawang batang kaklase ng biktima na tumatayong saksi sa pangyayari. According po dun sa mga bata is hinawakan daw po sa damit, then nahawakan sa buhok, saka po natampal. Hawak-hawak sa buhok, saka tinampal. Yun po yung pagkademo ng dalawang bata. Halos tumutugma naman ito sa salaysay ng ina ng biktima dahil nakapagsumbong pa umano ang biktima bago isinugod sa ospital. Sabi ng anak ko po, teacher, teacher, ang iingay po nila. Sabi po ng anak ko. Tapos sabi ni teacher, gusto mo makisali ka rin. Inaupo ang anak ko. Oo. Sige po. Inaupo ang anak ko sa upuan niya kasi nagtitest po sila. Ngayon po, nung naupo po ang anak ko, binalikan niya po. Ang ginawa niya po, niliyaban niya po ang anak ko. Niliyaban niya dito, hinatak niya ang uniform ng anak ko. Nung hinatak niya ang uniform ng anak ko, hindi pa nakuntis, sinambunutan niya pa sa buhok. Nung sinambunutan niya sa buhok, sinampal niya. Sa mga larawan ng bangkay ng biktima na ibinahagi ng Antipolo Police, makikita dito ang malaking pasa sa may batok ng biktima. Napakasipag po. Wala po kaming masabi. Mapagmahal sa magulang. Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na tinitingnan na nila ang nangyaring insidente at hinihintay pa nila ang report ng school principal. Pupuntahan naman daw ng DepEd superintendent ang nasabing eskwelahan para sa karagdagang impormasyon. Noel Talakay para sa Bayan.